Hello guys! Kamusta? Magluluto nga pala tayo ng taro na nilagyan ko ng pork belly guys. Tapos nilagyan ko ng red bean paste. Sa pagluluto nga pala guys ng gabi na nilagyan ko ng pork, kailangan mo muna igisa yung pork belly hanggang sa lumabas yung kanyang mantika. Tapos pag lumabas na yung mantika ng pork belly guys, pwede na kayo maglagay ng kunting mantika para igisa yung inyong hiniwa na shallot. Mga 10 piraso yung hiniwa ko na shallot guys. Igisa nyo lang guys hanggang sa maluto yung inyong shallot, tapos halu-haluin nyo na guys. Ganyan lang kasimple magluto ng pork na nilagyan ko ng taro or gabi guys. Tapos pagluto na guys, pwede nyo na ilagay yung inyong red bean paste guys, na mabibili lang siya sa mga Chinese store. $6 yung bili ko nito guys. Isa lang yung binili ko na red bean paste guys kasi napakaalat. So kailangan nyong lagyan ng kunting sugar yung inyong iluluto na lalagyan nyo ng red bean paste guys kasi maalat. So malapit na maluto yung ating pork with red bean paste guys. Pagluto na, pwede nyo nalagyan ng tubig. Tapos, hintayin nyo lang na kumulo guys. Tapos, pwede nyo na ilagay yung inyong hiniwa na taro or gabi. Paborito ko yung gabi na to guys. Sa probinsya, ginagataan to namin. Tapos, nilagyan ng snails or yung suso guys. Or pwede din yung bagungon guys. Kaya lang malayo kami sa dagat. So, yung hinahalo na lang namin guys yung snails, yung nakukuha sa taniman ng palay or sa mga batis guys or sapa, yun yung ginagamit namin. Or pwede din na yung ilalagay guys, igi yung tawag sa amin yung snails na nakukuha sa taniman ng palay, yung kulay dark. So ito na yung ating pork na nilagyan ko ng taro guys at red bean paste. Try yung recipe na to guys, napakasarap. Lalo na kung may gata guys. Favorite ko talaga ito pag may gata. Tapos mayroong snails at saka yung gabi, yung tangkay ng gabi guys, napakasarap. So malapit na maluto yung ating pork with taro and then yung ating red bean paste. So thank you for watching guys. Bukas na labas ako. Thank you for watching guys. Try nyo yung recipe na to.